Anak tapa mo po at tinong panaral, panaral kaya katamo rin pengari. Na nung minsan po ang gangyan yung panahon na iti, meto niya pa mo rin panaral kaya katamo o aral na panedad sa sabyan. E wari po, andiyan ka rin may kakaluguran ng kay ining kaya katamong panabilin kaya metong at metong na ano iti, mabiasa kang makiramdam. E wari niya, anak ka pa mo, potang atin niyang burin pengari mo, potang kaya may pakram, dimdam mo ko. Nga gandang sumabi kay kayawari na po. Satsip, anak po ka importante na mababiyasa tang makiramdam. Andiyan ka rin kaluguran. Uyan kasi kalambat ko nasasabihin kay kayo makupakiramdaman eh. Uyan, may nga loko-loko ka. Sinabi ko na kay ka ngayon para kay kayong tao ngayon, lemuneman, ne kayabang po, tangkay burianan me. Kasi biyasang makiramdam yun, gagagaga ka. Ngara po. Asip kay katamo, really to listen is very important. Bakit po nga tamo? Kaya pong first reading tamo from the prophet Isaiah. Kakasapak sabihan o po rin may mali na Hudyo. At inya po may itong apenabilin. Makiramdam ka king sabihan na kaya kaning Ginu. Nga na po, pakiramdaman yu ing tutru na kaya ka ning Diyos. Yan po yung panabilin na karela. Napin yung misan tintamo pong biru-biru. Nga nang sasabi, dapat itong makiramdam ka eh may papalol kayong kasumagid. Nga na po sasabi. Napin din kay panalangin. Nga na po yung panalangin na rin sabla. Sana may itong tambalugbog tulukan niya. Matay itong lingob niya. Sumabal eh, bisang lungwal. Nga rapi po, manatili kay katamo. But what makes it different? Kaya pong pamakiramdam sa sabyanan ng first reading. And even in our gospel, nano po sabyanan ng gospel kay katamo, pakiramdaman niyo nung nanon tuturo na rin pariseo at eskriba. Naita, eyo pakipusan. Nga na pong sasabi, listen to their teachings, but do not imitate what they are doing. Tapos yung sasabihan na, bakit? Kasi po kano yung tunay makiramdam, sasabihan na ng first reading kay katamo, eya po luluwal kayong sumangid, mumuntaya po kayong puso. Then kayo na sabi rapin, among iba pwede munta na kayong isip. Kasi po yung the difference between the heart and the mind nga rapo, kanako po yung my personal reflection is, yung pekang dimdam binili may kayong isip mo, we can always rationalize. Ewari na po, gawa kang nakala reason, nakala dahilan, makagawa ka, you can construct in your mind whatever you have heard nga napin po. Pero panging may karamdam ka at pepalog mo kayong puso mo, bala mo yung feeling ko po kayong sarili para ka na ako. Tambala mo, it's a matter of how you love. Ana, panamdaman, it's the feeling, not only the thinking. Ana. Pero sabihan dapin po, it must go hand in hand, the two. Ana. Pero nung puro ka utak, kayong pamakiramdam, ala na ka man puso, ngarapin mo, bala mo bato ka. Nga na po sasabi, nakakagaling magsalita, pero ala na ka man panamdam, e mo panamdaman, in karanasan da rin aliwa. E yan po, that is paneta mong daramdaman, e wari. Na bala mo for Isaiah, in our gospel, kan Jesus, nga na pong sasabi king Ebanghelyo, listen and put it into heart. E wari i Maria, in paning message da po kayo, na the aparisyo, the angel, na ano pong sinabi, e naman na intindihan, pero sininup na kayong puso na. Nga na pong sasabi, bala mo, at nakaulaga yung pamakiramdam kaya, may kiramdam niya, at sininup na kayong puso na. E naman na intindihan, pero sininup na kayong puso na, nga na pong sasabi kay katamo. And I think kinipu yung panangkat na ng may pabalita. And the first reading para kay katamo. When we listen, we keep it into our hearts. And that will make us a good leader. Kasi po sabi na ng ending kay katamo, ingpe ka marangal, kay kayuya itang maging talasuyuyo. Nga na po. Kasi kay English translation po, to become as a leader, nga na po, itang gospel translation, to become a leader, nga na po nining gospel tamo, in the English translation na po nini, one must become a servant. Nga na. You can only become a servant if you can only become a good leader if you learn to listen and to take into heart what you have heard. Ano po. Ating pong taong dimdam na, inisip na at sinabi na, lampak kalap, balaya kimbiya na. Pero ating pong itang dimdam, nang kay sininup na kayong puso na,
panamdaman ng sasabihan na nitang tao. Anyapin po ulit panamdaman ng anapin po. Gagawa yung paralan. Then you become a true leader. When you listen, take into a heart, and then take it into your heart, hanapin po. At kanita kang gagawang paralan, you become really a good leader. May itong marangal ataw. Bakit? Ngarapin po, uling mas mimiral kaya ka in kapakumbaban ang pong lugod. Nanay po, something a reminder in last part of the gospel. Isto ka nung masyado may tatas ang sarili mo. Ibaba ka. Nung bababa mo naman yung sarili mo, aliwa naman yung kanyang tas eh. Tas da ka rin tao. Kasi akakit da kaya ka the sincerity of heart. Pero nung matas kalawi kayong sarili mo, unreachable ka, karas ka rin. Dano kayong pamikakaluguran nang kayo makabusit kang kayabe, bida kang bida. E kabisang makiramdam. Pero when you become a good listener among friends, nang kayo na nasasabihan da, buri kayong kayabe, makakayan niya lub. Nga rin pong sasabi. Then, nanapin yung iba gospel kaya ka tamo. Alin mo naman tinas yung sarili mo. Then, tao ilang magtas kaya ka uling naning mayap dang akakit kaya ka. Inipuin paganaka na kaya ka tamo ning kapag masusyan tamo. Be a listener, sabi na pong Jesus. Be a listener, sabi na ning first reading prophet Isaiah. Because when we listen with the heart, then we can be true leaders with humility of heart.